Nakipagpulong noong Huwebes si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council. Ayon sa Pangulo, nakikipag-part ang private sector upang mapalakas ang agriculture sector. Bagamat wala pang detalye na inilalabas ang Malacanang sa FB post ng Pangulo, sinabi na natalakay sa pulong ang mga ideya at mga programa na maaaring magawa para sa mga magsasaka. Si Pangulong Marcos ang tumatayo ngayong kalihimrin ng Department of Agriculture. Bukod sa tulong mula sa private sector, isa pa sa nakikita ng Pangulo na solusyon sa mga problema sa agrikultura ng bansa, partikular na ang napipintong food crisis, ang pagbuhay sa Masagana Program. Ito ay programa na pinisimulan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang solusyunan ang nooy kakulangan ng bigas sa bansa. Sa ilalim ng Masagana 150, dapat na makapag-produce ng 7.5 tons ng bigas kada ektarya kung saan magkakahalaga lamang ang bigas ng 27 pesos and 50 centavos kada kilo. Habang sa Masagana 200 naman ay dapat na makapag-produce ng 10 tonelada ng palay kada ektarya sa kapareho ring selling price. These are starters, Masagana 150, Masagana 200. These are good plans that we have to put into place. Let's operationalize them already. Sa isang press conference noong Martes, sinabi ng Pangulo na ayaw nitong umasa sa importasyon kaya't dapat na palakasin ang lokal na produksyon ng agricultural products. We always have to remember, it's all very well having food supply, but if no one can afford it, hindi pa rin tayo nakatulong sa taong bayan. Kontento ang mga grupong konektado sa agrikultura sa mga hakbang na nais gawin ng Pangulo na anilay nagpapakita ng sinseridad nito na matugunan ang mga suliranin. Ngunit may sariling rekomendasyon din ang mga ito, kabilang na ang pagbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka sa fertilizer at krudo na parehong nagtaasan ang presyo. Dahil po sa kamahalan ng pataba o fertilizer, marami po sa palagay ko ng ating mga magpapalay masyado pong binawasan o iniwasan ang paggamit ng fertilizer. And siyempre, pagka less ang abono, you can expect marireduce po yung ating palay output. Kasi yung immediate yan, kung kaya yung fuel subsidy, walang ibagay rin. And makakatulong yun sa corn farmers, yung sa fisheries, kasi yung mga pupunta sa baybay sa dagat hindi makapunta dahil kulang sila ng budget. Ayon kay Leonardo Montemayor, ang chairman of the board ng Federation of Free Farmers at dating kalihim ng kagawaran ng agrikultura sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, dapat ding dagdagan ang pondo ng National Food Authority para ipambili ng aanihing palay ng mga magsasaka. Kasabay nito ang paghahanda ng mga drying facility para maiwasang masira ang mga palay kung mababasaman ang mga ito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.